Okay po, kung nakikita po ninyo, meron po tayo ditong fuse na tinalian po ng wire. Kung sakali po na mangyayari po sa atin is puputok po yung ating fuse at tatalian po natin ng wire, kung maaari lang po, mga dalawang hibla lang po ng wire ang ilagay natin, wag po yung gantong kakapal. Para kung sakali po na meron pong part sa ating motor ng kanyang wiring na nagloloko po, ma-identify po natin kasi yung dalawang hibla po ng wire o isang hibla ng wire, puputok po ulit yun. So ibig sabihin, kapag pumuputok po siya, meron pong problema sa wiring ng ating mga motor. So kung makikita po ninyo dito sa wire na to, meron na siyang part na parang sunog po, ayan po. So ibig sabihin, meron pong problema sa wiring nitong motor na to na hindi po natin alam kung saan banda. Yun nga lang po, dahil kinabitan po siya ng makapal na wire, hindi po siya na nakaputok. So hindi po naglulus yung connection, tuloy-tuloy yung connection ng kuryente. Yung pong problema na yun is lumala. So may posibilidad po na nasunog po yung wiring ni Bossing, dahil bumili na po siya ng bagong fuse at ikinabit niya, wala pa rin pong kuryente sa kanyang panel. Pero may kuryente po yung battery, malakas po. Malakas po yung battery niya na voltmeter po natin. So iwasan po natin gawin yung gentong diskarte at meron po itong malalang kapalit. Totoo po na makakaraos po tayo sa ating biyahe. Yun nga lang po, may magiging kapalit po nasira sa ating mga motor. So kung sakali man po na hindi natin maiiwasan, ang payo ko lang po is mga dalawang hibla lang po ng wire ang ating gagamitin. Dalawang hibla o isang hibla po.